Okay, chat natin ha kung maayos tayo ngayon. Kanina nawawala eh. So far. Okay, no. Okay, so far check ko na lang kung okay ha, naka-live tayo habang hindi pa lumalabas sa akin yung ano yung sa YouTube at saka sa ato. Tsaka sa FB. Ganun pa rin, no? Tinitread niya itong ating downward line na ito. Pa-false breakout, false breakout siya. Binabalikan niya. Pero somehow, meron tayong maganda-ganda kahit papano. Eh, nag-double bottom siya dito. Gamit yung body ng candle. Yan. Double bottom dyan, ha? Kaya lang, ngayon, eh, ayaw niya pa rin angatan ito diretso, no? So ginawa natin ito dito since dito nagtapos. Apo pwede na natin iusog. Yan. Okay. So dito kasi tayo nagsimula kanina tapos bumaba siya, eh umakyat na naman siya. Yung pag-akyat niya parang double tap, no? Kahit na maliit na maliit na lang na 1 minute time frame para double tap. Then bumaba, eh since medyo established na sa level na ito, eh, ito na yung pinakadulo. So dito natin na ginawa yung trend line. Yan. So ang magagamit lang natin sa ngayon, no, na price, volume at saka even ALMA. Although ALMA hindi natin talaga magagamit naman sa dahil nasa baba siya eh. So kaya si ALMA. Yon. Pagka nagkaroon na lang mamaya yun ng ano, ng galaw, saka na lang natin ano, saka na lang natin na sabayan gamit si ALMA. Pero sa ngayon, ganyan lang talaga muna yan. Okay, dahil lang ha. Hindi pa siya lumalabas sa... Yun, lumabas na sa akin. Yung sa Facebook. Lumabas na, okay. Wala na. Okay, magandang umaga ulit sa inyo, mga don at saka mga donya. Kamusta kayo? Alam ko marami sa inyo na excite about DDMP. Pero so far, hindi ka-excite-excite yung chart na pinapakita sa atin. Pero so far naman eh, at least above naman siya, no? Wala pa naman talaga bumibitaw. Ang kagandahan nito, medyo yung mga kasamahan natin o yung iba, since gusto ang DDMP is talaga pang long term, nag-aabang talaga sila na bumagsak yan. Lalo na yung mga hindi nakakuha ng IPO, eh, biro mo pagka nag-below 2 pesos pa yan. Diba? So, ang abangan talaga niyan is accumulation ng shares. Diba? Meron kang halos parang halos guaranteed 5 to 6% per year, no, sa dividend niya na ibibigay. Kaya yung iba kukuha rito eh kahit na hindi na sila magbenta kung nasa IPO, 'di ba? Malamang mag-hold pa muna yan sila. Kaya lang wala masyadong bumibili. Bumibili dahil kung trader naman na pag-usapan, natural, hindi naman dividends ang habol mo bilang trader, di ba? Ang habol mo bilang trader ay yung actual na gain mo during trading. Tingnan ko yung bid and ask natin kung kamusta. Marami-rami naman naglalaro, no? Karamihan talaga gustong kumuha sa 2.3. Yun. Dito. So, malaki-laki ang saluan, ha? Let's compute. Sa 2. Actually, hindi, no? Mali pa nga ako ng tingin. 2.25 talaga. Ang saluan, hindi pala 2.3. Ah, hindi, tama, 2.3, 22 million. Okay. So, kung 22 million shares yan, malaki-laki bubutasin, ha? So, ibig sabihin, eh, magpapagpag talaga ng weak hands. Pero, so far, ibig sabihin, kung IPO ka, medyo you're in good hands, no? Kung mag-hold, yun lang naman sa atin, eh. Diyan lang. So, tingko na to. Ayan. Ay! Request pala ako ng coffee. Ayan, ano lang ako ng coffee. Okay, so habang medyo mabagal-bagal ang market, ha? Okay. Okay naman sound ko. Pero sige, ako nga naman siyempre bago tayo magsimula, no? Kamustahin ko muna 'yung mga kaibigan natin dito. So, good morning sa iyo, Donya Helen Fong. Magandang umaga sa iyo, ha? Si Earl.
Flores, Earl Flores, kamusta? Watch mode siya sa DDMP. Diba? Mel Aquino, good morning. Oh, si Kenneth Toy, 6% kagad. Oh, kala tataas pa, nawala. Okay lang yan. Diba? Well, unang-una sa IPO talagang wala tayong basihan, no? Wala talaga tayong magamit, diba? Para makita lang ninyo, oh, gamit tayo ng mga moving averages. Oh, puro not applicable yan, ha? Puro not applicable. Okay? Gamit tayo ng MACD, tsaka RSI. Oh, puro not applicable. Diba? Tanggalin natin ito. Wala naman yan. Oh, not applicable si MACD. Not applicable si... hindi. Si RSI gumana na pala ngayon. Kanina pala, hindi. Yun dito. Pero since medyo nakapag-build up na, so kahit pa paano, medyo magagamit-gamit na natin sila. So, lagay na natin ito dito, ha. Yan. Yung mga first, lang, hanggang kailan siya nagsimula. Si RSI nagkaroon ng mga 944. Si MACD nagsimula magpakita nung 955. Ayan. So, kita natin ngayon, medyo may pagka-bearish. Triple bottom na so far. 3.32. Ang sabi natin, ang saluan dito ay, so far, kung mabibreak, 2.3. 2.31 na, no? 2.3. Saluan, 22 million. Pero pinakamalaki saluan, 2.24. yung mga tawag dito, 2.25 kasi, no? So, nilaro lang nila. Sabi yung opening nito. Di ba 2.25 ang open natin? O, 2.26 yata. Anyway, regardless kung kung saan. Pero pinakamaraming, sa at least, di ba yung nag-IPO, halos wala kang katalo-talo. 293 million. Di ba? Kailangan butasin mo yan. Ganyan kadami. Tapos meron kong 164 na traders. Malamang yan, karamihan dyan mga jockey, no? Pero above nun is meron ka 12,392 na ano. Pero pinakamalaki pa rin syempre itong 744 traders na nakaabang, 745. 23 million. So kahit yan, so, pagka nabutas yan, at magkabentahan, no? Magkano yan? 23 million. Check natin, ha. Sa 23 million na lang at syempre 2.3, 52 million pesos din yun, diba? Although maliit-liit. Pero yung mabigat, syempre, yung 298 million. Diba? Times 2.24. 600 million, no, para mabuta. So, medyo safe yung mga naka-IPO, 'di ba? Halos walang katalo-talo. Syempre, maliban na lang kung mag-usugan sila. Yeah. Wala namang guarantee diyan eh, nasa na ba 'yon? Ang chinek natin kanina, ito oh. Wala namang guarantee sa mundo, no. Pagka ito nagsialisan diyan, 'di ba? Ay wala nang sasalo. Pagka binaba nila ulit 'yan, ay wala nang sasalo sa atin. Ganun lang 'yon, ha. So far, nire-respect niya yung downtrend na ginawa natin kanina. Wala pa siyang, mukhang ubusin yan. Kanina malaki-laki ito. Ayan, 18 million, pero nauubos siya, 2.3. So, titingnan natin kung gaano kadami yung mga weak hand na gusto magbenta sa kanya. Ayan. So, paubos-ubos na, no? 2.3, 10 million na lang, no? Ang bilis. Yun. Naubos lahat. Maliban kung naubos lahat or nagsilipatan sila. Yun. So, merong nagbebenta. Ngayon, double bottom na siya sa bottom week. Yan, 2.28. Let's see kung inubos siya na yung 2.3 million kanina. Okay, goodbye na 2.3 million. So, let's see kung merong mga papasok dito at saka sasalo ng walang basihan. Pero, di ba, huwag kayong sasalo, ha? Tayo eh, kung sakali, naghihintay tayo ng pagkaganto, medyo observe natin, titingnan natin magkaroon ng konti accumulation, tumaas, lumagpas dito, diba? Tapos magkaroon ng momentum,
Pero ngayon, bagsak na bagsak pa RS ISO. Diba? Baka, pero kung sasalo kayo, for the sake lang na sumalo, for the sake lang na makapag-accumulate kayo, tapos gusto nyo medyo close to IPO price yung pera ninyo, eh, go ahead. Ganun naman yun, di ba? So, kinong pera, ginawa na natin nakaraan, di ba? Nag-compare tayo, ano ba ang ano? Ano ba ang saan ba ginagamit, di ba? Ang investing at saka trading, di ba? Pagdating sa trend. Oh, di ba? Sabi natin, pagka downtrend ang market, di ba? Ang isang stock, investor dapat ang pumasok doon. Di ba? Regard dapat setting aside yung ano, mga fundamentals ha. Kasi sabi natin, ganito, magandang fundamentals. Sila may-ari ng mga property, di ba? Hindi sila nagre-rent. Lock-in yung mga tenants sila for the next 3 years. Oh. Siyempre, kung papasok ka, gusto mo, doon ka sa mababang presyo. Habang bumabagsak na bumabagsak yan, wala ka nang hinihintay na bounce, wala ka nang hinihintay na pullback. Di ba? Sa pag-ang para sa'yo, is makukuha lang mababa. Yun. Pero siyempre, gusto natin pinakasagad sa baba. Okay. Di pwede, maghintay ka ng 2 piso, 150, mga ganon. Pero siyempre, ang problema ro, pagka hindi naman bumaba ro, di hindi ka na makukuha. Diba? Kaya ang nangyari is accumulate lang accumulate. Diba? So, kung makapag-accumulate ka, di marami kang shares. So, habol mo dividends, diba? Di habol mo mga bonus na ganyan. Kailangan. Ito na lang. Thank you. So, to kanya, tulad dito, medyo lumakas siya. Siyempre, expected din naman. Dahil nga nag-bottom, double bottom siya dito. Diba? Pero, siyempre, hanggat din yan nabibreakout yan, hindi pa natin masabi. Ayun. Sa mga nagmamadali, kung trader kayo, hindi talaga po pwede, no? Hindi talaga basta-basta kukuha. Pero kung kukuha kayo, be sure, diba? Sabihin na, ibigyan ko na rin kayo na ano, kung kukuha kayo, natural, gumamit na rin kayo kaagad ng ano, ng cut loss. O yung cut loss nyo, at least kung siya kayo kumuha, diba? Pwede. Babaan pa natin ito. Ba't ba tumaas siya? Ayan, di ba? Kahit 2% mo na lang. Good na. 2.2. Di ba? Nasa ba yung gustong sumalo kanina? Na malaki? 2.24? O, edi sakto mo na rin sa 2.24. O, ibaba mo pala ng konti sa 2.24 ang cut loss mo. 2. Ito pala, sakto na. Ito pala yung 2.24, eh, dito lang, oh. Di mag-cut loss ka lang dito para pagka talaga naubos sila, whipso, at least, di ba, less than 2% lang ang talo mo. 2.23. Mga ganyan. Ayan, oh, di ba? Oh, kung kumuha ka dito, yun, as trader, wala ka talagang base yan. Ang para sa iyo lang is, kumuha ka lang ng mababa kasi mas mababa na siya dito, di ba? Binabaan niya na ng gusto. So, as a trader, di talaga maganda yun. Pero being IPO, being... 'di ba may laman eh, kung sakaling magkamali ka at bumabayan, asahan mo yung laman niya ng isang stock. Yun naman ang sasalba sa iyo balang araw, 'di ba? Kahit sa at least yung unang pwede nating gamitin ng basehan yung REIT, A-REIT, 'di ba? Bumagsak pa yan sa IPO pero 'di ba naka-recover din. Ibig sabihin, kahit papaano dahil nga guaranteed kahit papaano, 'di ba? Yung hindi man guaranteed pero sabihin natin, 'di ba? Parang halos guaranteed yung dividend niya. Tapos lock in pa ang mga tenant niya for the next 3 years. So sabi natin, 'di ba? Kung magre-risk ka dito, medyo okay. So far yun pa rin, no? Wala pa rin, 'di ba? Tinitrade niya pa rin 'yan. So possible pa rin, 'di ba? Na kung sakali mas bumaba pa siya. So tingnan nga natin kung hindi ba fake bid itong 200 million, 'di ba? 200 million na yan. Anyway, 200 naman, 200 traders yan. No? Pero kanina, naubos ha. 700 traders yon yung sa 2.3. Biglang bumagsak lang. Ayan, okay. Sa mga nagre-request, saglit lang ha. I-ano lang natin. Diba? Mamonitor lang natin, pero check lang natin mamaya. Oh, so far, merong... Ngayon pa lang lalaro si MACD. Oh, just in case, ngayon pa lang lalaro si MACD, ha. So, tingnan natin. Pag ito tumambay sa taas, accumulate din, breakout dito ng konti. Hindi man na accumulate pero break. Hindi man breakout pero breakout lang sa trend line, pero hindi man siya tumaas yung presyo.
So, maganda-gandang senyales 'yon, 'di ba? Hindi ko sinasabing bibili ka agad tayo doon, pero at least isang good sign. Yun. Ngayon kung tatanggalin natin ito si yung pinaka ay, ano ba 'to? Sorry. Tanggalin natin itong 'yan. So, nagpakita na rin ng konti yung ano no, yung volume dito. So, that's another good sign, ha. Pagka naubos yung 1 minute at wala niyan, oh, medyo matuwa-tuwa lang tayo ng konti. Oh, medyo meron tayong panghawakan lang ng konti. Yun. So, pagka nag-ano lang to, doji lang to, doji. Tapos, big volume. Then about to cross si MACD. Or at least, di ba, nag-perform na siya. Nung, ayun, okay. So, nag-doji na talaga siya. Di ba? Hindi katulad dito, big volume, pero big candle. Pero ito, no price, no change in price, di ba? Wala talagang candle na nabuo maliban sa doji, nagkaroon siya ng volume. So hopefully that could be that could be a good sign na. Yan. So kaya inanola ka kasi pagka dinodo kong ganito, hindi natin makikita no dahil sobrang laki ng volume nito. Kaya insukulan ng konti. Yan ha. Kita naman sa screen, di ba? Kaya kita ninyo ako. Yan, okay. And with that, silip-silip lang ako sa kabila, ha? Taglitan lang. Then, tingnan natin yung ibang mga umaangat. Or gumagalaw ngayon, kung meron man, no? Kasi sinabayan pa yan mamaya ni RSI, mas maganda, di ba? Ang RSI natin, di ba? Hanggat maaari, sana mga nasa above 55. At wala. Mm-hmm. Wala rin malakas ngayon, di ba? Wala masyadong nilalaro ngayon. So, ay, anong nangyari sa akin? Wala na naman internet ko? Sige, oy, pa-comment naman, parang nawawala yung ano, nawawala yung Instagram. Kayo rin ba nawala yung Instagram nyo? Ano ba sa inyo? Nag-stop? Habang wala, pasensya na. Wala tayong magagawa, no? Che-check na lang natin siguro sa broker natin. Pero syempre, hindi ko mapapakita sa inyo, no? Ay, umokay na pala. Umokay na. Okay, good. So, looking good na. Oh, sige, so yung mga lalaro dito, no, for me, it's a good sign dito. Nagkaroon ng volume. Pagka ito, kinakailangan lumabas muna siya dito para or mag-accumulate ng konti, di ba? Accumulation sa taas. Meron ba tayong AOTS sa maliit? Wala pa rin. Meron na tayong, ayan, nagsimula na rin. At least MA20. That's good. Diba? So, tanggalin muna natin itong mga to. Meron tayong moving average. At least kahit papano, medyo makakatulong na. Yon. So, si medium term, sa 1 minute candle, looking good siya. Okay. So, ang sa atin is, pagka sila ay nakita na rin sa MA20, better yon. So, medyo nabibigyan na tayo ng mga konti mga indicators. So, itala natin to. Yan. So anyway, pwede ko na iusog. Basta nakita na ninyo, nagkaroon na ng volume dito. Wala ritong ano. So, let's see kung ano yung kalabasan niya. Okay, so, akamustahin ko muna rin kayo dyan. May nagbigay sa atin ng ano. Oh. Nagbigay na lang sa atin ng ayos sounds nyo. Okay. Kaya lang yung kanina yung sound medyo nag-static. Tingnan ko nga kung pwede tayo mag-sound sa gamit ang Bluetooth. Bluetooth lang tayo. May whistling kanina. Yun nga, yung kanina yon. Pero wala na lang ngayon. Meron pa rin ba ngayon? Parang may high pitch daw. Pero I'm not sure, no? O, si Gian, maraming salamat, ha? Gian, apale. Nagbigay sa atin ng 45 stars. Ay, maraming salamat, Gian.
Oh, Gian, anong request mong stock? Yeah, para unahin muna kita, ha? Pero siyempre, check muna tayo kung makapag Bluetooth tayo. Ayun, meron. Meron pa ba yung whistling sound? Pakisabihan ako kung meron pa rin, ha? Sana wala na. Lang, ha? Asa na ba yung pinatutugtog natin kanina? Antay. Saglit lang. Eh, ba't yan? Jenny Tan. Ayan. Okay, oy, ito na. Inihintay natin. Sana magtuloy. Ayan. So, bumreak out na siya. Mga konti. Konti pa lang naman, no? Pero hindi pa naman. Ayan. Konti pa lang yan. At lumabas na siya sa trend line natin. Nagkaroon na ng volume dito. Kahit pa paano, no? So, yung mga kumuha lang dito, so, okay pa rin, ha, na at least 0.22, 0.23, pwede kayong mag-cut loss, at least mababa, less than 2%. And nandoon pa rin, hindi pa rin umaalis yung 200, 300 million na to, no? Approximately 300 million na yan. Yan. Pero yung mga kumuha sa labas, diba, nung lumabas na to, napag-false break man, out man yan o hindi, doon lang. Ba't nawala yung ano natin? Ah, dahil inano ko. Diyan lang, lagyan natin ng ano. Ng MACD na lang, kahit MACD. Yun, nag-cross na si MACD. Okay, so, good na pala siya. Dito pa lang, no? So, medyo may idea na kayo. Yan, pagdating dito. So, kung may mga nakakuha, nag-consolidate siya sa level na to, dito is about to cross pa lang, hindi niya ba sabi dito, saktuhan pa lang siya, yan, pwede. Tapos, ganoon pa rin ha, be sure, di ba, hindi kayo laging safe dyan. Di ba, sabayin niyo to, di ba, 2.6% lang yan, di ba, ayun. Pero, kung tumaas, di ba, kung dito kayo, so, una muna, syempre, lagpasan niya to, no, kasi yan, double tap yan kung sakali. O, sana lagpasan niya yan. Then, syempre, pagka umano, ito naman yung susunod. Yan. Dito, meron na kayong mga around 3% kapag ka nandiyan. Yan. Kaya kung dito kayo kumuha, lalo sa level na to, yan. O, so parang halos 1:2, no? So, risk ninyo is 1.7%, then ang reward ninyo is at least mga 3%. Okay na rin yun, na bariya-bariya, pero, diba, ito naman, kung sakali, may mga position, malamang dito sila position, no? Kaysa sa iba ngayon, dahil yung iba nakakatakot. Dahil bagsak pa rin yung economy natin. Good morning, order, nakapila si Richard Victor Daulat.
Good morning sa iyo, ha. Mabigat yung 294 million kung hindi siya fake bids. Ayun, oo nga. Kaya pang support talaga. Yun talaga ang sinasabing support, di ba? Price support yan. Yan na 300 million na yan. Talagang support tayo. Talagang susuport tayo. Pagka nalaglag talaga, yan ang sasalo. Huwag lang yung pagka nandiyan dyan, sabay-sabay yung 285 na trader niya. Biglang hinila yung pansalo nila at malaglag ka, di ba? Pero maliban pa yan, siyempre, meron pa sa salo na 598 traders sa 26 million, di ba? So, medyo matibay-tibay. Sige, puntahan ko lang muna yung inyong mga comment, ha? Oh, watching daw sa FB and YouTube si Aaron. Support lang. Uy, maraming salamat sa support, Aaron, ha? Descending triangle. Oh, pukpok, pababa. Yun nga, no? So, yung ginawa kanina, nag-descending triangle doon, sabay binasag. Boom. Diba? Pero sana false breakdown. Yun. Bumalik na naman siya sa support. Pero untog, ha? Untog sa support. Diba? So, let's see kung untog siya at bumaba dyan ng gusto. So far, ang nakita ko lang na nagandahan ako is itong maliit-liit na above average na volume na to. Diba? Tapos, nagkaroon ka na ng above average volume na to. Unlike dito kanina, diba? Makita naman ninyo. Obviously, puro red ang candle natin, no? Pero nung medyo umano na rito, nag-stabilize siya rito. At saka, this is now forming a higher high. Higher low. Kahit pa paano sabihin natin, higher low pa rin naman yun, no? So, puro green. So, sana... yung nakita nating ito kanina is a sign of reversal na. Okay. So si Jeff Galarde, maraming salamat sa iyo, Jeff. 45 star din, ha? Thank you sa iyo. Dito, sabi ni Chester, yan. APL. Kanina pa maraming APL, no? So pwede natin i-check yung APL para sa inyo. Triple top na daw yung APL. Sige, mamaya, balikan natin to. Sige. Anyway, maganda-ganda naman ng... bilis ng laptop natin ngayon, sa pwedeng-pwede kayong pagbigyan. Di pa tayo. Kasi diretso na rito, hindi na natin kinakailangan na burahin. So, APL. Wala pa, no? Okay. Sana tumaas, no? Pero kung di talaga siya tataas ng gusto, kahit malang sabihin na lang natin yung binanggit ko ng nakaraan, di ba? Gumawa na lang siya ng bull trap, okay na sa atin yun, di ba? Yung mga naipit dyan sa APL at gusto lang makabawi, no? Ba, dito pa kayo nung nakaraan, di ba? So, malamang hold you pa rin hanggang ngayon. Di naka 13% na kayo. Yung bull trap na lang, na kahit na, yan, nabalikan niya yung space na yan. Yung gap down na yan, di ba? Bago talaga siya humina. O, di meron pa rin kayo 25%. Yun. Sana mangyari lang yun, ha? Yan. Pagka hindi nangyari, wala talaga tayo magagawa. So, check nyo lahat ng mga indicators. Diba? Kasi, lagay natin dito. Yan. Yung medyo malaki-laki, diba? Yan. So, balik ko ulit tayo yung sinabi ko sa inyo. Since bearish. Meron kang pole with pennant. Usually yung pababa. Pero actually, halos ginawa niya na. Nakon dito, diba? Nag-breakout na siya ng konti. Hindi man talaga breakout. Pero, diba? Umangat siya. Sabay bumaba, 'di ba? Tapos baka magkaroon pa ng bull trap. Ayun. Pero kung tumaas, ayan, gusto natin 'yan. Pero kung gusto niyo talaga malaman kung medyo mag-uptrend na siya ng konti, hindi naman talagang uptrend in terms of market structure, ha? Pero in terms of trend line lang, 'di ba? So, itong gagamitin natin. Ayun. 'Yan ang kinakailangan niyang lampasan. 'Di ba? Baka 'yan hindi niya nilampasan. Eh, masabi natin, di ba, nasa ilalim pa rin siya ng resistance. Ganun lang naman kasimple yun. Pagka ito nga ginamit natin, kasi wala, no? Yung dati, pag yan ang ginamit natin, tapos nandito, parang sabi natin, uy, di ba, parang breakout siya. Pero wala, di ba, hindi naman natin na magagamit yan. So, kung yung secondary gagamitin natin, uy, parang breakout siya. Diba? Magkakaroon ka ng false hope pagka ganyan. So, para lang siguraduhin natin, doon tayo sa medyo mas malapad-lapad yung pwede niyang kailangan abutin na iangat. So, bakit natin dyan na medyo gagamitin itong trendline na to sa kanya? Yan.
Okay. Kasi makita ninyo, halos magko-coincide din siya. 'Di ba? Lalo na kung dito banda na 'yan, umangat, 'di ba? Magko-coincide siya doon sa ay, dahil lang ha, may tawag ako ha. Time out, time out. Hello? Hello, bro. Ah, good morning. Ah. Okay. Break lang ha. Time out lang 'yon, time out. So, gamit ulit tayo ng ating mic. Saan yung ating mic? So, mabalik ako kuno ng yan, no? So, possible pa rin, 'di ba? So, kahit na abutin niya 'to, 'yun, no? Pag inabot niya 'yan, untog lang sa resistance. So, talagang masasabi natin bull trap. Pwedeng bull trap, di ba? Pero syempre, pagka inangatan niya yan, okay naman. Then, gamit tayo ng moving averages. Di ba? So, ngayon, malayo pa naman siya sa ano. Tapos, wala na to. Malayo pa siya dito, no? Pero, below siya nung MA20. So, sa short term, mas mababa na siya. Sa medium term, medyo mababa na siya, no? So, halos magkikita lang sila ni MA20. Yan. Magkikita lang sila ni MA20 kapag ka umabot dito. Sana bukas, di ba? Abutin niya na kagad. Pagka hindi, at inabot ng ibang araw, so baka magkaroon ng breakout ng konti dito, baka false breakout. Pero anyway, so at least nakita na ninyo, no, yung binabanggit ko, kung ano yung sinasabi ko na possible bull trap, di ba? Kasi meron kang appendant dito, di ba? Tapos, continuing pattern. Check natin to ha. Lumamig na pala yung coffee ko. Kape tayo, coffee. So, ito na yung ginamit natin. So, kung nagkaroon tayo rito, namit natin tong triangle na to. Yan, so sabihin na lang natin, yan na yun. Diba? Tapos, meron tayo rito ng pole. Kahit nga hindi na pole yan eh, no? Pero, diba? Yun, hanggang doon sa level na to. Yan. So, ilang beses ko na pinakikita sa inyo yan, ha? Yun. Diba? Bumaba ka agad. Pero, yun nga. Sana mangyari siya, sabi natin na magkaroon ng pag-angat muna, kahit bull trap lang, okay na sa atin, di ba? At makakalabas tayo. Pagka nilagpasan yan, hindi okay, di ba? Pero yun lang ha, yung mga nagsasabi na gusto lang nila makabawi, di ba? Bibigyan na kayo ng chance. Pero pag nangyari naman yun, sisilip naman tayo, di ba? Ng indicator, ano ba mangyari? Possible kayong magtuloy, possible kayong hindi. Ano ba yung mga binibigay sa atin ng chart? And baka by that time, di ba? Eh, gumanda-ganda naman economy natin. Ayun, bukas lang pala yan, o kaya this week lang pala yan. Pero sabi natin, magkaroon ng magandang news, di ba? Biglang sinabi na, okay, yung millions of vaccine available na, di ba? Biglang angatan na naman yung mga stocks, di ba? Mga ganyang news lang, madadali yan.
Okay, so yan, yan lang for APL sa ngayon, sa 1 minute time frame. Since wala pa naman siya masyado. Nagkaroon siya ng, medyo mabagal-bagal pa naman, di ba? So, nagkaroon siya ng pag-rebound. So, mukhang okay yung kuha rito. Mukhang okay yung kuha rito kasi nagkaroon din naman siya na medyo maganda-gandang volume dito. Tapos, kung fifib mo yan, papasok yan sigurado sa 60%. So, from there, bababa rito. So, ito yun, ha? Yan. So, saktong pumasok sa 60%, no? So, tumambay siya, no? 1, 2, 3 minutes. So, makakuha ka dyan. Pero, syempre, depende sa inyo, no? Masyadong bariya kasi walang ano. Pero, good na rin, ha? 3.5%, not bad, di ba? Binigyan ka ng chance pumasok dyan. Then, binigyan ka ng chance na nando doon. So, meron ka dito, then lower high, lower high, lower high. Then, triple bottom ka rito. Good indication, good indication. Good indication na naman ito. So, mukhang maganda-ganda pwedeng kapuntahan ni APL ngayon. Oh, above na siya ng MA20. At least sa 1 minute time frame. So, let's see lang na sana, di ba? Magtuloy. So far, at least for the last 3 days is uptrend. Sabihin lang natin magamit yung uptrend. Yun. Sa mga gusto, di ba, lalo na yung mga kumuha rito, oh, you can still hold. Anyway, you will still hold naman kasi dito naman ang inyong ano, di ba, ang inyong cut loss. Di ba? Kahit dito naman, isakto nyo na yung cut loss nyo dito. Walang problema dyan. Di ba? So, dito nagpakita siya ng, di ba, all with rising or ascending triangle. Ah, dito na nga lang. Yan. Hindi ko siya sabi mangyayari talaga yan, ha? Pero at least pattern-wise, chart-wise, looking good naman siya. Ay see na natin. Ay, ba't ganun? Yan. So far, looking good naman. Yan. Kahit di mo na isama to, sabihin natin, parang false breakout lang yan. Breakdown. Yan. So far, di ba? Ganon. So, ngayon, medyo tinitrend niya pa magmula rito. Actually, dapat mula to dito. No? So, gagawin ko na lang ng trend line pa. At least magmula rito. Tapos, yun. Yan, ha? So, dapat ganyan. So, anything na mag-against yan, so, ingat lang tayo. Pero, yung nag-triple bottom siya, 1, 2, 3, that's good. Then, yung pinaka-bottom niya rito is a week. Is a bottom week. So, medyo maganda yun kung sakali. Yan. Pero, pag hindi nag-materialize, hindi naging maganda, di ba? Kahit sabihin na natin na puro up siya nung nakaraan, up siya nung nakaraan, then, sa mga MA niya ngayon, isa sa taas, di ba? Cut loss lang kayo. Yun. Kahit dito na kayo nakabili sa level na to, or dito na kayo sa level na to nakabili. Yan. This is a good, na rin, para mag-cut loss. Yan, ha? Kasi, di ba, pagka bumaba pa rito, sakto lang. Parang double bottom siya sa unang baba niya. Pwede pang lumakas yun. Pero kung bumaba, pagka mag-cutloss ka dun, tapos ka agad, di ba? Pero kung mag-bottom week, ma-whipso ka, di, baba mo lang ng konti. Less than 3%. So, medyo mas okay na ito, itong level na to. So, sa mga nag-request ng APL, okay sa APL, ha? Hindi okay na mag-trade kayo, pero ibig sabihin na nagawa na natin ng technical analysis sa so far yung maliit niya, no? So this is a bullish pattern para dito. Then ang trend niya, although downtrend talaga, pero last 3 days medyo okay. Then sa akin nakikita ko medyo okay din itong mga volume na dito. Tapos nagpakita yan ng volume na walang ano, no? Nung walang candle, na solid candle. Yan. So that's it. Para kay ano. So sana pumutok. Sana lumabas pa kahit na ang gawin niya is bull trap lang. Okay na 'yon. 25% 'yon magmula dun sa nakaraan or for today mga 10% yata 'yan, no? Kapag tinaasan niya 'yan, umabot siya doon. Dali lang, ayusin natin 'to. Gumulo na.
Yan. So, medyo maganda-ganda na, ano? Inang, mula nung in-analyze natin. Uy, baka tayo nagpapaangat, tawag nung paangatin yan. Nang dahil sa atin, pero konti lang naman nanonood sa atin, you know? So, ayun. So, kung sakaling umakyat yun dyan, mula sa EOD lang kahapon, mula sa EOD kahapon, at bumalik yan dyan, laki, oh. Diba? More than 10%, diba? Kahit nga ngayon na yata, eh. Oh, more than 10% pa rin kung papasok ngayon. Lalo na kung lalaro kayo ng breakout, ha? Baka yung iba lalaro ng breakout play. Balikan natin ulit. Ayan. Ay, sorry pala, hindi ko pa pala talaga na tuturo sa inyo yung paggamit ng breakout play. Lalo na kung range. Tapos pagka-range tayo, tapos kapag gagamit tayo ng moving average, di ba? Tulad dito. O mamaya, di ba? Sa ngayon, kung gagamit kayo ng breakout play, hindi pa siya ngayon, di ba? Maghihintay muna tayo ng konti. Hintay pa tayo ng konti. Dahil lang ha. Tonight? Kaya ba tonight? Bukas. O bukas, yung mga patron natin ha, magpapa-webinar ako sa inyo gamit ang moving average. So, idediretso ko na. Para over the weekend, doon tayo magkakaroon ng mga exercises gamit yung tinuro natin na market structure, yung gamit natin na, yan, yung price and volume, indicators, tapos sama na yung moving average. Then, syempre, yung classic candlestick pattern, chart pattern, even fibro retracement. So, medyo nagsimula na yata yung team success ko doon. So, ipapagawa ko na rin sa inyo yon. Pero, tomorrow mag-ano tayo, magwe-webinar na tayo on paggamit ng moving averages. Yan. Okay. So, bali, punta na natin yung ano ba nangyari kay DDMP? Baba pa rin. Ayaw pa rin, di ba? So, nandito pa rin siya sa level na to. Naghahanap pa ng buwelo. Saglitan lang umakyat yung MACD niya. Wala halos, no? So, kaya maganda, siyempre, gamitan na natin ang RSI. So, sa RSI naman natin yan, kapag nagkaroon ng nagte-trending na siya, so, mapapakinabangan natin yon. Eh, dito, walang trend, no? So, at least, umangat mo lang yan ng mga 60, no? Up to 70. Tapos, saka tuloy-tuloy na umangat pa unti-unti. Pero sa ngayon, wala pa tayong pagagamitan sa kanya. Marami pa rin bang dumami na malalo? O, 18,000 yung trades, di ba? So, okay ba yon? Oy, maraming salamat, ha? Sana na-appreciate niyo yung ating konting analysis para kay APL. Yan. So far, looking good siya. So far, looking good. Sana lang magtuloy, di ba? Hindi naman natin masasabi kung anong kalalabasan niyan. Ayusin nga natin itong triangle na to. Medyo nakaturo masyado pataas. Nawala yung, tinanggal ko pala yung trend line kanina. May trend line yan dyan kanina. You know? Tapos, di ba, nilagyan nga natin to ng pole. Ayan, dyan. Ayan, di ba? Parang flagpole. Flag with pole, okay. So, dumadami na yung natin. Dumadami na yung mga message natin. So, let's see, ha. Ayan, dito tayo. Para mas maganda. Negative 6% ang parent or percent ni ang parent company ni DD. Sorry. Okay, working na investor. 2.3 na. Okay. Si Dave Mariano, Kenneth, Charles. Okay, working na. Si Flor Navarro, oy, naririnig ka, investa siguro, hang. Okay. Sige, maraming salamat, ha. Si Earl, okay naman daw. Ganda gamitan ng FIB, si Dito, sir. Okay. Oy, si Dana. Oy, Dana, kamusta sa'yo? Kamusta ka dyan? Sige, mamaya, i-check natin, ha. Si Kenneth, oy, nalabas ng MA20 at saka MA, DDMP.
MA20 at saka MA50. Yon. Bakit hindi naka-avail? Naka-prohibit sa pag-buy ng share sa ano? Bakit sir, yung hindi naka-avail naka-prohibit sa pag-buy ng share? Ayun. Oy, sinagot na yata 'yon ni Kenneth Toyo, 'di ba? So, be sure na mag-submit ka ng NOCD na consent form, 'di ba? Nalaman ko lang din 'yan. Oy, maraming salamat kay sa My Trade, 'di ba? Nasabihan nila ako diyan kasi medyo na overlook ko. Eh, hindi kasi ako lumaro ng A-Rate dati, 'di ba? Oh, na medyo na overlook ko 'yon. Kaya kinakailangan kahit ngayon pa lang kayo lalaro kahit na hindi kayo mag-ano, nag-IPO, so mag-submit kayo sa broker ninyo ng consent. Yon, okay. Si Gian Apo, Apale, yon ha. So, dito daw. Oy, pasensya na Gian, medyo nalita ko ha. Oh, sige. This is for you, Gian Apale. And kay Dana yata, no? Nag-request kanina. So dito. Ano ang magandang gamitin para kay dito? Oh, dito tayo. Wala pa. 'Di ba? Yung mga kasabayan niya na parehong pattern, 'di ba? Medyo umaangat na at umangat na ng gusto, 'di ba? Si dito wala pa rin. Pero pareho pattern 'yan, ha. Tsaka ito si APL. Ay kaya lang uulitan naman tayo. Dahil lang magano na tayo. We can afford ngayon na mag-multiple ano. Mayabang yung laptop natin eh. Biro lang ha. Oo. Eh yung laptop natin, ano na eh, kaya na ng multiple tabs eh. Hindi katulad nung karan, talagang gapang ng gapang. 'Di ba? Hindi ho branded ito, wala ka brand ito, pero hindi siya imitation, 'di ba? Feeling ko para siyang ano. Siguro parang sa Gilmore style. Hindi ko sabing ganoon na 'di ba? Binubuo nila, pero legit company sila, 'di ba, sa abroad. Tapos mga generic parts nilalagay nila sa mga maganda. Tapos binuo nila sa laptop. Kaya puro top of the line yung hindi ma top of the line pero mga latest na specs yung nilagay nila. Kaya nga sabi ng kaibigan natin, dito sa laptop na to is you will buy the specs, 'di ba? Not the brand. 'Yon. Ayan, so far 'di ba? Pareho sila ng ano, so meron kang inverse, meron kang pole, tapos meron kang pennant, 'di ba? Pero si ano, bumaba sa kasabay ni dito pero umangat. Ayan, ha. Pero umangat na siya from here, tatlong araw, tuloy-tuloy na rin kahit papaano, no? Puro green. Just imagine kung dito ka nakakuha, ang laki nun, di ba? Pero syempre, hindi mo naman gagawin yun. Wala ka namang pattern eh. Kung sakali nakakuha lang. So, mga 20, naka 20% ka na pala today. Pero syempre, hindi natin gagawin yun, no? Ang sinasabi lang natin yun, na umangat siya dito. Then, yun nga. Inuunahan niya na balikan at least itong gap. Sinabi natin yung pinakauna niya kailangan balikan itong gap. Ang sabi ko yata kahapon yan. Yan, itong gap. Then, susunod yung pangalawang gap na yun, sana gawin niya. Di ba? Unlike kay dito, wala talaga, no? Wala tayong so far. Wala pa lang, so far lang naman eh. So meron din pala siyang gap na dapat balikan. Ah, binalikan niya na pala, kaya lang nag-top week. Tapos gawin niya natin tong ano. Salamat Investagram ha, dami niyang mga ads. So, maraming salamat sa pagpapagamit ng libreng chart para sa atin. Ayun, no? So binalikan niya 'yon, 'di ba? Nilagpasan niya na ng konti, pero 'di ba, naging top week lang 'yon. Kaya ngayon medyo mahina tapos bababa pa siya. So kabaliktaran 'yung nangyayari, no. Nauna lang si APL sa kanya na umangat. Tapos kung bull trap man siya, 'di ba? So ito, hinihintay pa natin 'yung bull trap ni dito. 'Yan. So antay-antayin lang natin na red, wala pa tayong maasahan sa kanya. At saka ano, very ano. Dahil lang ha. Isa pa. Oh. Very unusual kay dito na, 'di ba? 3,000 lang ang trades, 'di ba? So, wag niyo munang ano 'yan, 'di ba? Alam niyo namang hindi common kay dito na 3,000 lang trades, 'di ba? Sanay tayo diyan, 10,000 pataas 'yan. Ang average yata niyan, 'di ba? Usually parang 20,000 trades. So, 'yun, pahina lang siya ng pahina. Wala siyang pinapakitang masyadong maganda. Ito lang kaisa-isang maganda niya, 'di ba? Nagpakita siya ng sign of reversal lang siya dito, 'di ba? 'Yun, pwede kang talagang sumaluri ito. Kung naka-ready ka lang mag-cut loss, ha. Kung naka-ready ka mag-cut loss.
Yan. Malalim-lalim naman pwede mo i-cut loss, di ba? Pero yung inangat niya, I'm not sure kung significant naman nito, no? Kung nakasalo ka dyan, or yung pag-opening nito, or even yung pagbaba nito, di ba? Kasi that's a good, ano, maliit lang din. Pero at least until dito, di ba? Meron ka pa rin mga around 4% na kinita kung nasaktuhan mo to. Yun. So, yun lang yun, ha? Hindi ka tulad dito, parang, di ba, pareho lang sila. Parang sign of reversal, eh, wala naman volume, di ba? Maliit-liit lang. So, unlike dito, talagang sobrang laki ng volume niya. So, pwede kang sumubok lang. Pero hindi ko sinasabi lagi yung gawin yun, ha? Nahanap pa rin kayo na maganda-gandang, ano, maganda-gandang dahilan. Sa akin talaga, sobrang laki lang talaga ng volume niya, di ba? Parang sayang naman kung di natin mapakinabangan. So, ganun lang yon. Maika, oy, 45 stars sent. Maraming salamat, ha? Sa mic yan, sir. Ay, yung kanina pa yata yun. So, Gian at saka Dana at saka yung mga nag-request pa sa atin sa dito. So, ito na yun, ha? So far, wala muna tayong makikita, di ba? Na maganda sa kanya. Puro pababa pa. So, skip muna. Di ba? Huwag muna natin pilitin. Di ba, tinuruan ko kayo? And ituturo ko ulit sa inyo, ha? Lalo na yan, si Dana, patron natin yan, ha? Bukas, magkakaroon tayo. Isasama ko, i-discuss dun sa webinar natin about moving averages. Itong mga concern mo na to, tinuro ko na sa inyo pero paulitin ko na lang, 'di ba? Even kapon sinabi ko yata, 'di ba? Na not di necessarily kailangan sa dito niyo bawiin yung talo ninyo, 'di ba? For example, 'di ba? Kung nakataon lang, 'di ba, na nabawi niyo yung talo niyo sa iba, kung sa APL niyo nabawi 'yon kung kahapon, kung nakataon lang ha, na nagkaroon ng opportunity makita ninyo na mapasukan natin yung bounce niya, 'di ba? So hindi kinakailangan sa dito sa talo kayo na natalo kayo sa dito, eh, sa dito nyo rin dapat babawiin. Hindi dapat gano'n. Ang ibig na sabihin natin, ha, kunyari, dito, di, negative na kayo, sobrang laki. Kunyari, average ninyo is, sample lang, ha. Ang average ninyo ay, mga, kunyari, 11, di ba? O, nandito na lang siya ngayon. So, negative 10%, di ba? Oh, so using yung same pera, kunyari, same pera na 'yon, 'di ba? Or kung magkano man yung mismong pera, 'di ba, hindi man kinakailangan. Eh pagka nabawi mo yung 11%, oh, hindi naman nabawi pero kasi mas malaki pala yung kinakailangan mong trabahuhin, no. So mga 12%, 'di ba? Almost 13%. Oh, di bawiin mo sa iba yung 13%. Huwag kayo dito. Pag nabawi mo na sa iba yung 13% at nasa negative 10% pa rin siya during that time, oh, hindi benta mo, 'di ba? Break even ka na. 'Di ba? So, kaya mo na siyang i-cut loss talaga, 'di ba? Eh hopefully during that time baka nag-bull trap at tumaas pa ng konti, 'di ba? Mas okay. Pero siyempre, iba mas malalim diyan, no, ang problema. Hindi ganyan. Yung ang reality, yung iba mga nasa 15 pesos yata. Sakit, 'di ba? Oh, 15 pesos yata sila, 34%. Eh kung ganyan, so, talagang trabahuhin mo sa labas na kumita ka ng isang ceiling. 'Di ba? Makakuha ka ng isang ceiling sa labas at same amount, ha? 'Yun ang mabigat doon. Kaya para sa akin, 'di ba? Huwag ninyong pilitin na mabawi. Mag-trade kayo nang maayos, 'di ba? Humanap tayo ng mga opportunity kung wala, 'di ba? Hintayin natin yung uptrend ng market, 'di ba? Pagka dumating, 'wag muna ngayon. So, pero aral lang kayo ng aral, 'di ba? Base sa tinuturo ko, 'di ba? Matutunan ninyo. Then by the time na okay na 'yon, then i-account niyo, i-journal niyo lang, 'di ba? O magkano yung talo niyo ngayon, ganito. So, yung maliliit na to, kumita kayong 5%, 4%, na, minsan sinuwerte kayo ng 8%, mga ganon. Pag na-total ninyo at okay na, di ba? Tapos yun pa rin ang presyon, yun pa rin yung talo nyo kay dito na 34%, kunyari, yung equivalent yan is 100,000, di ba? Kapag na-accumulate na at saka umabot yung 100,000, then cut loss na kayo kay dito, di ba? Hindi na kayo manghinayang na ibenta siya. Kasi nabawi nyo na sa iba. Yun. Pero, didiscuss ko bukas yan ng in detail. So that's it for dito. Mamaya balik tayo, ha. Oy si Tin, magandang umaga sa iyo. May whistling sound. Meron pa rin ba? Ay, oo, ito. Dali lang, ha.
something. Parang nga, no? Pakisabihan lang ako kung meron pa rin tumutunog, ha? Paki-inform lang ako, meron pa ba? Sa ngayon? Yan, sana wala na. Primex, oh, nataas na at may volume. Oh, sige, mamaya, check natin yan, ha? Nawala na Primex, oh, okay. Sige, mamaya, titingnan natin ulit yan. Si Dubs, Lacerna, oh, oh. Ay, dito na lang natin tingnan. Para hindi ako umalis, di ba? Oh, Dubs, Lacerna. Shoutout daw kay Queenie Mira. Oh, shoutout sa'yo, Queenie. Dahil lang, ha? So, sa ngayon, okay, ganoon pa rin naman mga presyo nila. Okay. So, wala masyado tayong... balikan lang natin si Didi kasi lahat ng mata na kay Didi MP. MPR. Yan na. Kaya natin yun. Pamero tayo dito. So yun pala, no? Sir, yung favorite ko yung MM. Sabi ni ano. Oh, che daw, sabi ni Queenie Mira. Mukhang hindi kayo magkakilala. Pinapa-shoutout mo pero hindi kayo magkakilala. Oh, anyway, okay lang yan. Friends-friends lang tayo dito. Oh, nag 2.26 na daw si ano kanina. Oh, okay. Oh, bumaba na. So, naglo-lower low na siya, no? Yun, lower low. Lower low dito, then lower low dito. So, medyo umihina ng konti. Okay, yun, thank you daw. Arangkada na ba si Davin? Okay, let's see, ha. Si Dolores, ay nagbigay ng 35 stars. Maraming salamat sa'yo, Dolores. Sabi niya, thank you, sir, RBT, for your daily support and mentoring. Yan. You're welcome, at thank you rin for your support, diba, sa ating page, ating channel, sa ating group. Sa settings po yan, yan, medyo humina. Yun, wala na. Meron pa. Sabi ni Mitch, meron pa. Parang meron, no? So, hindi ko alam, baka yung blower. Parang yung, baka yung blower mismo ng ano? Itong laptop, yun lang ang problema. Pagka yung laptop mismo ang may problema, yung blower niya. Okay. Sorry for that. Yan. Okay, ano ba yung sinasabi kanina? Sige, isa-isahin na natin. So, dito. So, Davin daw? Ay, hindi yan. Sorry. Davin daw, baka umangat? Umaangat? Umangat o umaangat, di ba? So, silipin natin si Davin. Davin. Si Ross Schwan, Blessed Thief. Uy, ganda na pangalan mo, ha. May pagka-foreign. 45 stars sent. Maraming salamat. May nasipol o nga. Hindi ko alam kung saan nasipol. Sa laptop kaya mismo? Parang sa laptop. Baka sa laptop mismo, no? Problema, pag sa laptop yan, wala na tayong magagawa. Baka ano ng laptop yun, eh.
pwedeng ilayo ko lang ito konti sa likod. Tapos, usok lang natin ito. Hindi ko talaga mahuli kung saan, no? Dalawang microphone ang active, hindi isa lang mic natin. Pero subukan ko tanggalin na muna 'tong mic din mismo. Itong mic. Yan. Pero ayos naman yan kahapon eh, no, yung mic eh. So hindi lang natin alam kung bakit. Yun nga. So, tinanggal ko na muna yung mic, ha? Sayang yung oras. Oo nga, sayang yung oras. Tingin ko nga baka yung mic nga. Ito, tinanggal ko na yung mic. Anyway, nasa room naman tayo. Kaya lang, so, inalis ko na muna siya. Baka nga, no? Sige, anyway, ito na tayo, no? So, let's proceed. So, mas okay na daw yun, no? So, si Davin, akit na daw, pero let's see kung ano. So, at least 9%. Nagbigay siya ngayon ng 9%. Laki rin ang binaba niya, no? Ano meron kay Davin ngayon? Ay, bumaba na naman, 7%, no? Ay lang, baka magbigay lang ng trap to si ano, ha, si Davin, ha. So ingat lang tayo, no. Pero kung ito ang gagawin niyang pattern, somehow medyo looking good kapag ito ginawa niyang pattern. Ang nakikita ko sa kanyang pattern is falling wedge. Yan, kasi nung hindi dito wala pa tayong nakikita, no. Pero ito medyo ngayon at least pangatlong araw at liitan na natin 'to. Ha?
Yan. So, nagkita na yung tatlo, no? Diyan. So, kung yan ang sisilipin natin. Kahit pa paano, tapos baba pa tayo rito. Kung gamitin lang natin, kahit yung bottom wick, pwede na rin para talagang wedge siya, no? Pasara. Yan, falling wedge. Yan. So, kung yan ang gagamitin natin pattern sa kanya, that's good. This is better na. Medyo mas maganda na yung nakita natin pattern. Unlike yung nakaraan, nung nandito pa lang siya, hindi pa nabubuo. So, pagka ganyan, possible na umangat pataas. Yan. Diba? Tinuro ko sa inyo, binigyan ko kayo ng copy kung ano yung falling wedge. Basta pababa ang resistance, pababa ang support, usually yan pataas ang outcome, diba? Pero hindi lagi, usually lang yon. Or as per pattern, chart pattern, pataas yan pagka ganyan. So sana yan yung magsisimula ng indication na medyo magiging maganda siya. Pero syempre, diba? Hindi natin masasabi na pwede pa rin bumalik ulit yan dyan, tapos tumaas, bumalik, diba? Tumaas. Lumalim muna na lumalim, kaya baka ang gawin niyo is sumalok kayo ng sumalok sa ilalim. Hindi pa pwede. Ang mas maganda rito, laruin nyo sa breakout. Diba? Hantayin nyo sa breakout yan. Maghintay muna kayo ng mga consolidation. At saka sa ngayon, wala pa kasi, diba? Puro red pa. Volume natin, puro red pa. So, haya lang muna natin. Diba? Lalo na kung pagka medyo tumaas ng konti yan. Yan. So far, ganyan kay Davin, ha? So, hindi natin masasabi talaga ng husto. Pero at least, congrats sa mga meron, ha? At saka, kung kumuha kayo, for whatever reason, sana maging maganda. Ngayon lang medyo gumanda ang trades niya. Di ba, nung nakaraan, para mga 300 plus lang yan. Less than 500. Silipin na natin sa 1 minute kung ano yung possible na meron sa kanya. Uy, malalaki yung ano niya, yung volume niya. So, that's a good indication. Yan. Then, tingnan natin kung magkakaroon ba ng mga breakout play somewhere dito. Uy, maganda, no? Maganda chart niya. Oh, yun nga, nagbe-breakout na, no? Okay, so, as signified by this, ano, yung mga, dito pa lang, di ba? Nagkakaroon na. Ito yung gusto natin na makita, di ba? Nung pagbaba niya rito, tinamaan niya lang ulit, syempre, itong mga level na to, pero tumambay siya sa medyo mas mataas. Medyo matagal siya tumambay sa mas mataas. Then, kung sisilipin natin kahit papaano, yung pagtambay niya na yan, at kahit maliliit, pero nagkaroon ng maliliit na above average ng mga volume. Saan ba natin yan? Para may pakita ko. Ayun na yan. Yun. Ayun. So, ito, mga to. Yan. Above average yan, di ba? Mga walang halos price movement, pero nagkaroon ng mga above average ng mga volume. Diba? Hindi naman 100% yan, pero magandang indication kung sakali na kung kumuha kayo, diba? Na medyo may mangyayari. O, kung doon kayo nakakuha, at saka nung kakasilip pa lang natin, no, saktong pumutok. Ito, diba? Saktong medyo pumutok yan. Yan. Kahit dito na sa medyo mataas na level, 10% pa rin, diba? Laki. Yun, o, 13%, diba? Kung dito na kayo nakakuha, yan. Sa level na yan. Dito, wala namang pinakitang ibang volume. Diba? Kung dito na rin kayo makakuha, pero medyo mataas, diba? Pero good pa rin. So, dito talagang ang possible na kuhaan nun kanina. Nung medyo gumagalaw siya. Ayan. So, looking good so far. And, yan. So far, so good. Okay siya. Nagkaroon ng pagbaba. Diba? Diba, tinuro ko sa inyo, market structure. At least on a 1-minute time frame, ano sabi ko sa inyo? Di ba? Yung previous resistance niya, possible, balikan niya. Yan. Ito na yung previous resistance niya. Di ba? In-attempt niya balikan. So, ito yung area of value natin sa level na to. Yan. Hindi naman natin siya sabing talagang ganyan ang mangyayari. Pero, at least meron tayong idea. Just in case bumalik siya, pag hindi niya binabaan ng gusto yan, medyo looking good. Di ba? Pagka ganun nangyari. So ngayon, malaki na siya. Oh.
So nagtutuloy-tuloy yung breakout niya. And patuloy na nagbibigay ng magagandang volume. Yan, okay. Ano ba tipin nyo kay Davin? Haha, babalik ba sa 4? Ala, yun naman yung ano nyo. Mag-usap na rin tayo dyan, di ba? Di Guzman Pit. Yan, kasi tama yan, okay, natatanong mo. Kasi yan din kadalasan na problema ng mga ibang trader, di ba? Malalim pagkakaipit nila, ang tinitingnan nila, paano mababalikan yung 4? Diba? Ay, lalim nga, oh. Lalim masyado ng 4. Adi lang, itasan natin to. Yun, hanggang doon pa. Diba? So, hindi nila na-enjoy yung magandang pagtaas sa mga ganito. Diba? Para tuloy, hindi ka magkaroon na maganda na talaga ng happiness, diba? Kasi lagi ka nakatingin doon sa negative mo. Yan. Eh, syempre, talaga naman mangyayari yun. Pero, yun nga, doon papasok yung trading psychology na dapat ma-overcome mo yung mga ganyan kahit na meron kang 4. So far, negative 27% ka, pero enjoy the little things, di ba? Yung dito, oh, nakaka 14% ka positive. Di ba? So enjoy mo yun. Kasi journey yung papunta dyan, journey yan eh. Di ba? So yan yung goal mo, pero yung journey papunta dyan, di ba? Yun yung dapat pagdaanan mo ng gusto. Marami kang obstacle na pagdadaanan, magdadapa ka, di ba? May ipit ka, kung ano-ano pa mga pwede mangyari. Pero bago mangyari yun, di ba? Enjoy mo ito habang ganyan, maganda yung mga scenery, di ba? Para meron kang magaganda mga bundok, mountains, sa kulay green, ganyan. Tapos pagka may mga sign ng ano, benta, di ba? Mga indication na humihina na siya, di magbenta ka pagka ganun. So, ganun tayo, dapat, di Guzman Pit, yan. Huwag tayo titingin na, sana mabawi na kagad ito, di ba? Ganun talaga sa market. Days lang talagang ibabagsak niya ng gusto. Pero para balikan mo yan, talagang aabot ka ng medyo matagal. Kaya nga kung ako talaga, sa akin lang, katlos talaga, no? Kung kaya ninyo, ikatlos nyo talaga ng gusto. Kasi kahit nakakaangat na kayo nito, kunyari yan, okay na kayo yan, naka 15% na kayo. Diba? Laging negative yung nasa utak ninyo kasi negative yung nakita nyo sa port eh. Pula eh. Diba? So, naapektuhan tuloy pati yung training ninyo. Diba? Na minsan okay na pala mag-TP, maganda na yung mga pinapakita mga indication na mag-TP na tayo, then hanap na lang ng panibagong pattern, doon tayo mabawi ito. Nakakakalahati ka na, ayaw mo pa rin bumaba, di ba? Ayaw mo pa rin magbenta na kahit na medyo humihina na. Yung mga ganun lang, yung sa akin. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo. Sinishare ko lang kung ano yung mga dapat, kung ano yung for me, yun, personal opinion ko lang naman yan. Wala naman yan. So, going back, diba? So unlike nung sabi natin, oy, parang yung pattern, 'di ba? Ito. Ito binalikan niya ulit, 'di ba? Pwedeng bumili rito kung sakali, parang ganun isipin niyo, 'di ba? Yung isipin niyo, 'di ba? Pero makita naman niyo nung bumalik naman siya dito, 'di ba? At least may malaking pagkakaiba. Yung dalawang red candle niya, at least ito below ng average, ito above average. So, 'di ba? Makakadagdag 'yan sa decision niyo. Hindi ito parehong-pareho nito at saka nito. Possible, pagka maging outcome niya, pareho pa rin, di ba? Pero, kung makikita ninyo, di ba, magkaiba sila. Ayan. So, kung mangyari yung outcome na pareho, di good. Pero, ibig na sabihin yun niya, hindi ka kagad makakabili sa kanya, di ba, na porke bumaba rito, tapos, hindi niya inabot itong dating area of value mo, di ba? Ito naman area of value mo, eh. Ayan. Itong level na yan, binabaan niya pa ng gusto, di ba? Pero meron lang konting ganun. So, yun lang yung pagkakaiba niya, di ba? Pero yun, take note, di ba? Meron kang mga lower low dito, di ba? Lower low ka dyan. Lower high pala, lower high. Meron kang lower high dito. Di ba? Makakadagdag sa iyo na medyo na malakas pa rin siya so far. And, ito pala, kaya pala, so nakita ko. So, gumawa pala tayo ng trend line. So, most probably nga, babalikan niya ito. Or pwede siya mag-EO dito today. This level lang. Anything above this is a bonus. Kaya kanina, kung medyo maideya kayo, pwede na mag-TP somewhere dito. Kasi ito nakita ninyo yung trend line na to sa daily time frame. Yan na yung trend line na kinakailangan niyang butasin or kung sakali, dyan siya mauuntog. Nauntog nga siya eh, pero, di ba, binutas niya, nagkaroon ng false breakout, kaya bumaba ulit. Hindi naman natin sinasabing hindi niya nababasagin yan, pero meron tayong idea kung sakaling saan siya mag-stay. Di ba? Yan, balik natin sa one day.
So, yan mga ganyan. So, ipaprocess lang talaga ninyo yan, no? Experience lang talaga magtuturo sa inyo na paano i-check yung mga ganyan. So, ngayon, no? So, lumagpas na siya doon. Diba, ginawa natin siya ng trendline kanina. Actually, lagpas-lagpas nga kasi ayun pa dapat, diba? Kasi yan ang dapat susundin natin. Mas ito. Diba, hindi naman ito, eh. O, yan, no? Kaya kitang-kita ninyo, sakto-sakto, diba? Ay, lakihan na natin. O, medyo dyan siya tumatambay. Diba? Kasi sabi ko, yeah, pinagdikit natin to, pinagdikit natin yan. So, dyan lumabas. So, anything above this line is a bonus. Yun. Kaya nag-bonus na yun. Kaya, nandito siya ngayon. Pagka yan lumabas dyan, then that's good, diba? So, baka bukas, nandito lang siya, baka, pwede nang pumusisyon kay Davin. Yan. Or, at least, diba, mag-breakout na lang muna siya, tapos magkaroon muna ng ano, bagong umakyat. Mas gusto natin magkaroon muna ng parang potential energy, stored energy siya na buuin kaysa pumutok agad. Mas gusto natin, di ba? Mas gusto nga natin sana medyo gumanto pa to, siguro 3 days pa o 2 days. Bukas baka maganto lang ng konti, mag-breakout lang ng konti diyan, then medyo dito na naman. Then lumabas na lang ng konti, then babalikan niya lang ng konti. So hanggang next week, potential energy 'yon. Tinatawag natin. So nabubuo na nabubuo, di ba, yung energy hanggang pumutok siya. Sa so, pag pumutok siya 'yon, hopefully ganyan yung kalabasan. O, panibalik ka na yung 4. Di ba? Okay, ha? Panibagong lesson na naman. Sana na may natutunan kayo, no? O, pakila na naman. Pakilike naman. Lahat ang medyo natututo ng konti. Lalo sa mga very beginner. Mga newbie talaga natin. So, pakihit naman yung like. At saka yung subscribe tayo sa YouTube. Yung mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe naman tayo sa YouTube. Yan, pakihit yung like natin, ha? Like, heart, yan. So, support lang. At saka, galang, request ko naman habang ano pa. Kasi, di ba, marami tayong isinishare, eh. Maaga pa naman, maaga pa naman. So, yung mga kaibigan natin, lalo na yung mga top fan natin, di ba? Joren, thanks po, Sir Ken, sabi ni Joren. Joren, okay nito, kasama ka na, ha? Si Dana, ni Guzman Pete, si Heinrich, Jen Yap, sino pa mga nandito, si Rico, si Mark. So lahat na kayo, pwede ba ako mag-request, pakishare ninyo sa mga FB group natin ito. So pagka dumami yung mga medyo baguhan, magtuturo ko ng mga ganitong basic ulit sa kanila para makita nila na may nagtuturo, no, araw-araw, at saka nag-guide sa kanila sa mga ganito na kahit hindi sila nagtitrade, na may natututunan sila, nagkaka-idea, or kung di man nila alam, uy, yan ang gusto ko matutunan balang araw, 'di ba? Mag-start na ako mag-aral. Then sundan araw-araw 'yung ginagawa natin. So okay ba 'yon? Mga kasama natin si Rayburs, yan sa Joren, Mark John, Alvaro, Richard, si Michael, Jeff. So pwede ba natin share? So request lang ako. So kung hindi naman kalabisan, pwede niyo ba i-share sa mga FB group natin para dumami-dami 'yung manonood sa atin, 'no? Tsaka 'yung makaka-receive ng gantong information about stock market. Medyo may pagka-basic lang mga tinuturo ko kasi gusto ko rin makasabay, di ba? Ayoko masyadong malalim ituturo natin. Pag masyadong malalim ituturo natin, konti lang makakaintindi, iba tatama rin. Stop na lang, hindi ko naintindihan yan, masyadong malalim. Pero, di ba, yung mga ganto lang ka-basic na sabi ko, pagpababayan, nasa loob, usually yan, pwedeng pumutok, so, 'di ba, yung mga ipit, medyo may konting hope na, 'di ba, pagdating kay Davin, yung mga ganon. Pero maliban pa diyan, 'di ba? Maliban diyan, so far kinakailan, 'di ba? Meron ka ring dating support dito, which is a resistance na ngayon. So, kinakailangan na basagin niya pa rin 'yan. So, hindi tayo magiging basta-basta masaya kapag binasag niya lang 'to. So, pwedeng magkaroon, basagin niya, then mag-consolidate siya dito, then unti-unti paangat dyan. Pag binasag niya yan, then medyo maganda. Then, gamit na tayo ng AOTS. Yan. Pero sobrang lalim, eh, no? So, mag-iingat tayo. Hanggang ngayon, di ba, kung sakali magkakaroon ng reversal, at least, lagpasan niya yung MA200 o abutin niya yung MA200. So, pero sa ngayon, wala pa tayo masyado mga gagamit dyan. Di ba? MA200, tanggalin natin si MA100. And even si MA50, tanggalin natin. So, tingnan natin yung short term kung nakasan siya pagdating sa
sa short term. So dalawa na lang natitira natin, MA200 at saka ito. So masyadong malalim. So sa short term, medyo malayo-layo pa, di ba, yung kakailanganin natin. Pero that's a good sign. Ito, parang yan. So since malayo yan, ito muna yung gawin natin resistance, di ba? Abutin yan. Sama na natin siya, no? Kasi mas malapit si MA, ah, malayo pa rin pala. Mas malayo si MA50. So ito lang, di ba? So pagka yan inabot niya, di meron kang, if you're going to use yung moving average mo as a resistance, oh, 50% din yan pagka inabot yan dyan. Pero syempre, habang umakat yan, bumababa din naman to, no? Hanggang magkita sila. Oh, so, tanggalin ko na muna yan. Baka ma-mislead kayo na dyan ng talagang ano. So, magsasalubong yan kung sakali. Okay. Mm-hmm. Oh, sige. So, maraming salamat. Ha? Thank you sa mga nag-share. Si Floy Navarro, maraming salamat. Dan sharing, si Joren, maraming salamat. Join po kayo dito sa group, sabi ni Floroy, maraming salamat sa si Jeff. Yeah, parang nagtuturo din ako sa chat nang alam ko. Oo, kanito 'di ba? Di ba mas yung retention ng mga information retention sa utak natin. Pag nag-share tayo, mas lalo nating nare-retain sa isip natin yung mga napag-aralan natin dati. Punta muna ako sa YouTube natin. Kasi yung YouTube natin, marami na doon. Yan. Oh, matamlayin na daw, sabi ni YouTube Free Music, matamlayin na daw si DDMP, kaya nag-out na siya. Yan. Eh, kasi trader naman, no? So, pag-trader, at saka, di ba, sayang lang yung pera, tulog, alis tayo, kasi trader, no? So, yung mga investor, yun naman, nag-aabang naman ng pagbabayo, lalo na yung mga hindi nakapasok sa IPO. So, ganun lang yun, ha? Ayun, so maraming salamat. Uy. Dahil lang. I-update ko nga, but yung YouTube natin hindi pumuputok yung likes natin. Ayun, so parang tinatamad sila ng konti mag-like sa YouTube natin. Yan, pakita lang yung like natin sa YouTube. Okay la ba? Yeah. So marami na tayo dito, no? Oh, wala naman sumisipol, clear na. Oh, okay na yata 'yon. Good. So maraming salamat team Oliver, Jasper, Russell. Yan, Freedom 2321. Thank you sa iyo Oliver. Sa Jack nga, tama. Oh, Oliver Tuason niya ay tama. Tingin ko tama ka doon. Sa Jack nga siya. So i-check ko na lang, baka lang yung ano ng Jack hindi masyado maayos yung pagkakakabit. I-try ko ulit. Ang tigas sa ulo no. Pero kasi lang siyempre gusto ko rin malaman ano ba talaga problema. So sa jack, so baka lang din ipit-ipit yung mga kable, 'di ba? Ulitin natin na isa pa din. Let me know kung may problem pa rin si ating microphone. Yan. So, ito na. So baka mali lang yung pagkakabit. Let me know kasi para hindi ako masyado tataas yung boses kasi sakit sa lalamunan, di ba? Kaya para kahit medyo mababa lang, medyo mahina-hina yung boses natin, okay lang. So let me know kung sakaling okay ba. Yung wala na ba static ngayon? So kakagamit ko lang ng mic ha. Sir, mas okay, mas clear yung voice mo pagka wala. Regarding headset, i-lower niyo po volume ng mic. Kaya lang wala tong volume eh. Kasi ito siya, oh. Ito. Meron ba itong volume? Ito lang siya, eh. No? Diba, pag-aaral lang. Wala na. Okay, so. So, mukhang okay na. Ay, meron na ulit. Sabi ni Mitch. Meron ulit static. Yung mic po sa jack. Yung clear sound. Meron na si Paul. Sige, tanggalin ko na. Pero ba't pa iba-iba? Iba sabi good. Yung iba naman may sipol. Ayan. So ano ba talaga ang totoo? Sige. Continue lang ha. Pakisabi lang yung may naririnig pa ng sipol na wala kanina ha. Na wala kanina na nagkaroon. Pakisabihan lang ako. Para kahit ganito lang kababa yung boses ko. Para hindi ano. So
Yan. Okay ba yung ganito lang yung boses ko? Hindi ko masyado lalakasan. Okay nito ah. Yan. So ganito lang muna para hindi masyado persado yung lalamunan naman natin. Alam niyo naman, meron pa akong sasalihan na ano na karaoke singing competition. Pagka wala tayong kita rito, sasali na tayo sa mga karaoke, 'di ba? Sa mga peryahan. Mas okay na po sound nito, clear. Mahina lang naman yung sipol. Ah. Okay, sige. Maraming salamat, ha? Maraming salamat. Yan. So, para hindi tayo ano, no? Masyado persado. Sir, anong take nyo kay MM? So, check natin mamaya, ah. Mabagal pa rin yung market. Yan. Bumalik yung sipol. Mas mahina pag nakamic. Good naman. May sipol ulit. Baka dahil tumatama sa t-shirt. Possible. Diba? Ano ba yun? Pero sabi na ano, okay na. So, sige, pagka hindi tolerable, ha? Pagka hindi tolerable, at saka talagang yung sabihin natin, nakakaano, tatanggalin ko na lang ulit. Okay, sige. Maraming salamat, ha. Yan. Okay. So, good. So far, so good. At makita natin, ha? Mukhang ito na lang yung kayang ibigay ni Davin. So, sana mag-EOD siya at least this level lang, no? Pero pagka nag-EOD yan this level, baka bumaba ulit bukas. So, ganun lang naman yun, no ba? Diba, sell on resistance, buy on support. So, baka bababalik na naman ng konti sa support or dito lang sa level na to. So, check natin, ha. Yan. So far, looking good siya. So, i-scrutinize natin ang gusto si, ano. I-scrutinize natin ang gusto si Davin. Yan. So, ito yung una niya. Then ito. Ba't wala tayong, ano? Wala tayong volume. Natanggal ko pala. Ayun. So, wala pa naman, no? So, ngayon pa lang medyo may dalawang green na nagpakita sa kanya. Tumataas naman yung volume. So, this is a good sign. Sana mag-end siya today, no? Nga ganyan, 2.84, 2.85. Then, para kahit na bumaba siya ng konti, at least nasa labas. Pero we can expect baka, ano pa rin, no? Baka medyo, since mahina-hina pa rin, baka dito pa rin siya mag-stay ng konti. Yan. Hintayin natin magkaroon ng build up, no? Ang gusto natin build up sa taas. Hindi katulad dito, no? Tignan niyo ito. So ito, yung kasama ito sa ituturo ko sa inyo, ha. Lalo na sa mga Patreon group natin, VIP group, 'di ba? Nung bumaba, nang nagkaroon ng accumulation, ang accumulation niya sa baba, 'di ba? Hindi sa taas. So that's a clear sign na medyo humihina siya. Maliban pa siya, syempre puro pula naman, obviously. Hindi katulad pagka kung sakali medyo nasa taas siya nag-accumulate kahit papaano. Pangdagdag kapag meron ka score sheet, kung magiging bullish ba siya o hindi, di ba? Pag nasa baba ang accumulation natin, ay, consolidation, sorry, hindi accumulation, consolidation natin, yan, parang minus point, no? Minus pogi points yun, pag ganun. So, dapat sa taas. So, ito, kung tumataas siya at susunod na consolidation, medyo sa taas na level, medyo gusto natin yan. Okay? So, yun lang ha, mga paunting-unting information para hindi kayo masyado ma-information overload. Yan. So, sa ngayon, medyo ganyan lang siya, ha? Balik na natin sa 1-minute time frame. So, nahirapan talaga siya, no? Dahil lang, sumobra naman. So far, looking good siya. Pero bakit lagpas siya dito, dun sa kabila? Kasi masyado maliit, no? Balik natin. Eh kanina kasi, 'di ba? Pinakita natin. Lagpas na rin naman siya kasi dapat mga dito lang 'yang banda. 'Di ba? Oh, lagpas na nga, no. So this is already a bonus. Pagka ganyan, sana magtuloy-tuloy. So 1-minute time frame. Yan. So at least so far, looking good siya. Yung ating trend line bin-break out niya na. Yan. Binrake out niya yung trend line. Nasa area of value pa rin tayo. Sakali, di ba? Yan. So, hindi pa rin naman ang clear ang path. Then, medyo may pagka-double tap ka dito. So, kinakailangan na basagin niya yan. So far, so good. Above MA20 na siya. At isa maliit na candle. Pero dito, hindi naman natin masyado ginagamit yan. Pero, kahit pa paano, medyo makakadagdag kumpiyansa. Yan. So ngayon na nasa taas na siya, no? So sana magtuloy. So pare na sila may top week.
Kung magtuloy siya, tuloy yung breakout. So, ito ang sisilipin natin. Kung magiging malakas talaga siya today, so, dapat lagpasan niya ulit itong highest niya kanina. At least dito lang sa body. Yun. So, si Teresita Contante. Na-check na po natin yung dito kanina, di ba? Balikan po natin mamaya, ha? Para hindi tayo medyo nami-mix natin yung mga ating mga inaaral, yung ina-analyze natin na mga stocks. Yan. So, mukhang may kalakasan nga siya, no? Si Davin, di ba? Nagtuloy na naman, no? Ayan. So, as I said kanina, di ba, at least nagpasan niya to. Hindi, gawin na natin area of value na siya, di ba? Since meron kang top week. So, hindi lang yan, di ba? Dito ka na. Ayan. At least itong level na to. Yun. Ayan. So far, double top siya. Sana lagpasan niya. Kundi, baka bumagsak na naman yan. Pero yun, yung mga nakakuha kanina. So, congrats sa inyo. Sinukat na natin kanina yon. Magkano na naman kayo ngayon? Sabi yung sinukat natin kanina ito, itong level na to. So, yun pa rin, di ba? Yun pa rin naman. So, binalikan na, no? So, yung mga nakakuha dito kanina, dahil dito nagkaroon ng build up, dito nagkaroon ng consolidation, na medyo maganda-ganda, di ba? Tapos, yung consolidation niya, medyo nasa taas na level naman, no? Ito kasi yung parang double bottom, di ba? Tapos, umangat na siya dito ng konti. So, medyo nagpaganda na yon. So, meron kang... So far, kung dyan, di ba? Kanina, ganun pa rin, 15%. So, let's see na lang, na sana itong area of value natin, malampasan niya. Yun. O, si YouTube, free music ko, putok na naman daw. So, naka 5% na naman siya. Malamang, inabangan niya to kanina dito sa banda rito, na nagkakaroon ng consolidation. Ah, dito ka pala sa baba kumuha. Double bottom ka kumuha. Ayun. Akala mo, ha, huli kita, YouTube free music, ha? Akala mo, hindi namin alam yan. Ha? Alam din ng mga follower natin yan na dyan ka kumuha sa double bottom level. Pero hindi man talaga double bottom, no? Pero at least, yung higher high, ay yung lower high. Diba? Hindi siya naging mas malalim. Binigyan ng konti pagkakataon, so, pwede dyan. So, kung nakadalawang beses ka dito, diba? 10% ka na, naka 5% ka dito kanina, naka 5% ka na naman dito kanina, diba? So, kung nakuha mo yun, nakaka-10% ka na sa dalawa lang dito kanina. Yun, okay. Tapos, unfortunately, may sign of reversal. Ayan, sana hindi naman matuloy. Yung sign of reversal na yan, talagang double top. Yun. Marami lang talagang gusto ipagpag dito kasi dami talagang ipit, no? So, kaya naniniguro lang. Siguro yung mga kaninang nandi dito, di ba, na hindi nakapagbenta, 15% na ako dito, benta na ako. Baka binigyan na ako ng second chance para makapagbenta rito. Parang mga ganun yung iniisip, di ba? Kung hawak ninyo, you can use yung MA20 if you want, di ba? As your TP. Kung mag-below, na siya dyan, saka ka mag-TP, no? Kung malalim-lalim naman yung kuha ninyo, baka mamaya kuha ninyo, banda lang din naman. Diba? Kaya hindi wala kayong ititipi. Pero kung malalim-lalim kuha ninyo, tapos nag-below MA20 siya ng 1 minute candle, meron pa kayong mga 12% o mga dito. At least mga 10% yan secured. Diba? Pero kung dito kayo kumuha, konti lang. Diba? Pagka nag-below dyan, may mga 2% lang kayong kukunin. Tumaas pa pala siya. Diba? Medyo better siya kaysa nung ano, no? Kesa dito kasi ito yung body niya, pero itong body dito medyo mas mataas. So let's see kung hindi na siya magko-continue pa rin yung lower high niya. Sana lower high pa rin yung mangyari, no? Hindi lower low. Lower low ibig sabihin, no, low tapos lower siya sa low, 'di ba? Yan, higher low ngayon sa baba. Anyway, kung ano man yung term niyan, at medyo nalilito na rin ako. Importante lang, 'di ba? Itong support level na 'to, hindi siya mas magiging malalim. Pero kung magiging malalim siya at this level, pero hindi pa rin masyado mas malalim kaysa rito, at least medyo good sign pa rin naman 'yan.
Ayun, buti bumalik. Oh, sabi ni ano, sabi ni walang kwentang trader. Oy, kamusta walang kwentang trader, ha? At kamusta kaya? Parang ngayon ka lang nagparamdam. Wala ka yata kanina, ha? Busy ka yata. Yan. Ah, sige, oh, puntahan na natin si ano, Doña Teresita. Yan, request niya. Oh, dito, para sa inyo ito, ha? Ay, babalikan natin, meron naman kasi eh. Para sa patron natin. Oy, mga patron, kamusta kayo? Good morning. Diba? Bukas, ha, meron tayong webinar para sa inyo. So, i-check ko na lang oras siguro right after ano, right after ng trading. Baka 1:30, hindi man right after pero baka mga 1:30, pwede na tayong mag-start ng webinar. Ang topic natin will be moving averages. Tapos i-check ko pa yung mga nabanggit ko kanina. Pero at least yung moving averages para maisama na natin siya sa market structure. Saglit lang yun. Siguro matagal na isang oras para doon. Puntahan tayo ngayon kay dito. Yun, unfortunately, hindi na nagbabago kay dito, no? So, ganun pa rin siya. Then, sa medyo mahaba-haba yung oras, hindi pa rin tayo pumuputok sa ano, 4,000 trade. Medyo maliit yan para kay dito. So, mukhang looking weak si dito. So, if we'll use lang kahit yung trend line, di ba? Dito. Medyo mahina, no? So, 1, 2, okay. So, we can use that. For dito, okay. Sa mga may hawak na lang, ha? Hindi natin masasabi. Somehow, parang may pagka triple bottom yung nangyari sa kanya. That's okay, kahit pa paano. Kung bumaba, at least okay na yan yung ganyang kalalim yung bababa. Gumawa tayo ng trend line. Nagkaroon ng false breakout. Tapos nagkaroon ng breakdown. Then ngayon, breakout. Yan. Pero so far, puro pa rin siya lower low ang pinapakita niya sa atin, no? Hindi tayo or lower low tayo, lower low, no? So, pababa, low, then lower, then lower. So, let's see kung magkaroon siya ng panibagong pattern, no? Ng lower high na o higher high. Pagka nagkaroon ng higher high, wala. Pero puro lower low pa lang tayo, so wala pa tayo masyadong mapapakinabangan sa kanya. And even pag kumuha ka dyan, since maliit naman kasi yung